Mga re-electionist, action star, dating broadcaster at magkakaanak ang ilan sa bubuo sa susunod na Senado. Ang tanong ngayon, sino-sino sa kanila ang magiging mayorya at minorya? Sino rin kaya magiging susunod na Senate President? Saksi si Maki Pulido. Unique o kakaiba, ika nga, ang magiging komposisyon ng 19th Congress. Hindi pa tapos ang bilangan pero sinasabi ng COMELEC na tiyak na kung sino-sino ang pasok sa top 12 ngayong eleksyon 2022. Sa kanila, tatlo ang baguhan. Ang top-notcher ngayon na si Robin Padilla, ang dating DPWH Secretary Mark Villar at broadcaster na si Raffy Tulfo. Ang iba naman, kundi mga re-electionist senators, mga returning senators o nagbabalik senado. Sila ang mga papalit sa 12 outgoing senators na kinabibilangan ng ilang mga veterano tulad ni Soto, Drilon, Lacson at Recto. Ang mga bagong halal na senador, makakasama naman ang mga senador na nanalo noong eleksyon 2019. Kasama riyan ang kapatid ni Presumptive President Bongbong Marcos na si Senator Aimee Marcos na isang incumbent senator. Pero hindi raw Senate Presidency ang interes ni Senator Aimee, kundi Senate Committee on Finance o kaya Senate Pro Tempore, ayon kay Senator Sunny Angara. Ang tinutulak raw ni Senator Marcos para Senate President ay si Senator Cynthia Villar. Dahil kapatid ng Presumptive President, hindi raw maikakailang mabigat ang impluensya nito. Tumanggi munang magpa-interview si Marcos. Usually, there's a main protagonist or yun yung mga talagang nagpupush. Isa doon si Senator Aimee. I would imagine, yes, because as the sister of the President and of course as a colleague na nirerespeto, eh, siguro may dating din yun, di ba? May impluensya din yun. Pero hindi kay Villar kundi kay Mig Zubiri pupunta ang boto ni Angara. Sabi niya, ito rin ang boto ng grupo nila sa Senado na kung tawagin nila ay seatmates. He's very popular among, you know, some of our colleagues. Kami, we have a group called the seatmates, Senator Nancy Binay, Senator Joel, Senator Grace. So definitely kami, we already promised our support. Sana lang daw mag-usap sina Villar at Zubiri para makabuo pa rin ang supermajority tulad sa nakaraang kongreso. Pero maaga pa raw dahil sa pagbubukas pa ng 19th Congress sa Hulyo ang botohan, kaya di pa masasabi sa ngayon kung sino ang boboto para kanino at kung ano ang magiging power block sa Senado. Ang bagong Senate composition, bukod sa may apat na action star at artista, may dalawa ring dating broadcaster. Nariyan din ang magkakaanak. Ito ay ang mag-inang sina Mark at Cynthia Villar at magkakapatid na Alan at Pia Cayetano at JB at Jingoy Estrada. At ang medyo malinaw para kay outgoing Senator Franklin Drilon, iisa ang magiging boto ng mga magkakamag-anak, maliban na lang sa magkapatid ni Estrada. Hindi naman po pwedeng si Mark Villar boboto kung sa ibang kandidato na hindi kandidato ng nanay niya o yung magkakapatid ng mga Cayetano. Ha? Ang hindi lang siguro ganun ang sa aking tingin, ha? The brothers ejercito will not be on the same side. Sa mga paupong senador, tingin ni Drilon, si Senator Risa Ontiveros lang ang oposisyon kaya dapat siya ang maging minority leader. Pero hindi naman sa partido kundi sa kung sino ang ibobotong Senate President magkakaalaman, kung sino ang miyembro ng majority o minority ng Senado. Those who will not vote for the Senate President who will be elected would be considered as part of the minority bloc. Karamihan man ng mga senador kakampi ng administrasyon, hindi raw ito nangangahulugang magiging rubber stamp o sunod-sunuran na lang sa gusto ng Malacanang ang Senado. Even if there was a supermajority during the Duterte administration, the members still had very independent views kasi iba-iba yung pananaw ng bawat senador, eh. Iba't-ibang partido, iba't-ibang ideolohiya. Sa Kamara naman, inendorso na rin ni outgoing House Speaker Lord Alan Velasco ang pinsan ni Presumptive President Bongbong Marcos na si House Majority Leader Martin Romualdez sa kanyang speakership bid. Naniniwala si Velasco na matatapos ang lahat ng administrative agenda ng bagong administrasyon kapag si Romualdez ang naging speaker ng 19th Congress. Nauna nang nakakuha ng endorsement si Romualdez mula sa Nationalista Party, Nationalist People's Coalition, PDP Laban at maging sa kampo ni dating Pangulo at ngayon Congresswoman-elect Gloria Arroyo. Ako si Maki Pulido, ang inyong saksi.